bagong ano to, wala pa to sa ano, libro. Good morning po mga kapatid. Nandito po ako ngayon sa Fintas. Isa sa mga park nila dito. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura dito. Maraming nag-exercise ng mga tao dito, nagja-jogging, nag-walking. Doon sa dulo may ano yan, may basketball court. Saka may mga playground din para sa mga bata. Kaya maraming pumupunta dito na magpapamilya for get together. Nakasimangot ako kasi yung araw nandito. Tara, samahan niyo ako at ikot muna tayo. Simple ang ginagawa ko dito bilang isang OFW. Pag di off, minsan namamasyal kasi nakakabagot din pag nasa loob lang tayo ng accommodation. At least dito marami tayong nakikita, marami tayong natatanaw. Nakakalimutan natin kahit papaano yung kung saan namimiss mo yung family mo. At least dito na nawawala kahit papaano. Nakakalimutan mo pansamantala. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Napakaluwag. Kaya maraming nagja-jogging dito. Ito 'yun, mahaba. Punta doon sa kabila. Doon, galing doon. Papunta rito. Punta roon, sobrang haba. Mga ganitong oras, maraming pumupunta dito. Iba't ibang mga lahi para mag-jogging. Yung iba nag-walking lang. Yung iba namamasyal lang. Tulad niyan. Ang tawag yan sa amin, ano yan eh? Dangas. Yan, birds. Dito kalapati, mga kalapatis, kalapatis na yun kasi marami. Napakalinis ng tubig, napakalinaw, napakalawak, ngunit walang naliligo dito dahil nga na lang to park, hindi ito beach na literal na paliguan. Yung katabi nito pinapaliguan, yung Agaila Beach. Yan, napakaganda ng tubig. Ang sarap tumambay dito guys. Talagang mawawala yung homesickness mo dito. Ang problema lang kasi maraming pumupunta dito magpapamilya. Nakikita mo sila kumpleto, may mga anak, may mga bata na nagtatakbuhan, naglalaro-laro. Kaya minsan, instead na malilibang ka, mas lalo mong namimiss ang iyong pamilya. Yun lang minsan yung nangyayari dito. Pero tingnan nyo naman yung view, napakaganda. Maganda dito, simple lang. Mahaba siya, talagang masarap mag-jogging dito. Mga more or less 1 kilometer din to na haba sa gilid ng dalampasigan. So habang nagja-jogging ka, fresco yung hangin, maganda din siya sa iyong kalusugan.
may basketball court sila dyan, tsaka may volleyball court, tsaka yung katabi niyan, playground ng mga bata. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. What kind of insects is this? Anong klaseng insekto ka? May insekto dyan, insect. Hindi ko lang nakita ang insekto yan. Alam mo anong klaseng insekto to? Maliit lang siya. Baka bagong ano to, wala pa to sa ano, libro. Nandito na sana ako sa palaruan nila dito, sa basketball court tsaka sa volleyball court nila. Kaso lang napag-alaman natin, rinirenovate pala yung lugar. Halos lahat pala ng mga park dito sa Kuwait ay rinirenovate tulad nito. Kaya pala pagpasok ko dito, maraming mga brick sa labas tsaka may mga equipment doon ng mga contractor. Yun pala yun, inaayos pala dito. Kaya makikita nyo. Ito, tignan nyo. Wala na, sira. Ito, volleyball court nila to. Volleyball court. Tapos ito yung basketball court. Ayun. Basketball court nila. Yung ring wala. Ayun yung ring. Inano yung ring tinanggal. Ayun. Magkabilaan yung pati dito sa kabila, wala na. Ayan. Pati dun sa kabila. Dito na naman ang mga kalapati, oh. Dito ka lang makakita sa lugar na ito na yung mga kalapati nasa gilid ng dagat. Tsaka ano to, wala tong nag-aalaga sa kanila. Mga wild to, kumbaga. Maasa lang to sa mga pakain ng mga taong namamasyal dito. Hindi tulad sa Pilipinas, may nag-aalaga talaga sa kanila. May nagmamayari, kumbaga. Kung ikaw ay isang OFW dito sa Kuwait at gusto mong mapunta sa lugar na ito, ang location po dito ay ano to, malapit po ito sa Mahabula at Mubarak Al-Kabir. Bali magkatabi lang to ng Agaila Beach. Pero yung Agaila Beach, ano yan? Privado yan. Samantala itong park na ito, ano to? Public. Walang bayad dito. Free. Alam ng mga taxi driver, pumunta dito, sabihin nyo lang. Kung gusto nyong mamasyal dito. Para maglibang-libang. Okay na rin siya dito. Simple lang, makakapaglibang ka na rin kahit papaano. Maiibsan na rin yung pungulila mo sa iyong pamilya pag nandito ka sa lugar na ito. Safe naman siya kasi may mga, minsan may mga pulis din naman na pumupunta, nag-inspection dito, nagro-robing. Tsaka yung mga tao dito, ano, hindi naman tulad ng iniisip ng iba. Mabait naman yung mga tao dito. Tsaka kadalasan na pumupunta rito sa lugar na ito ay na mga expats din tulad mo, mga galing din sa mga iba't ibang bansa na pumupunta dito para mamasyal din. Minsan lang actually yung pupunta dito na local, at karamihan naman ng mga locals dito ay mababait, mga educated, hindi tulad ng iniisip ng iba dyan. Maganda at nakakalibang din ang lugar na ito. Pero walang mas gagandahang bansang Pilipinas. Kasama mo ang iyong mga mahal sa buhay. Ngunit, tiis-tiis lang muna para sa ekonomiya at ikagaganda, ikabubuti ng ating mga pamilya. Hanggang dito na lang muna. Nakakapagod din maggala-gala dito, guys. At least nakapag-exercise na ako. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye, God bless. Please like and
don't forget, subscribe to us. Bye-bye.